Yun na nga guys, what's up men, mga ka-YouTube, ka-Facebook. Guys, bago ko sasimulan ng aking video, baka pwede mong i-subscribe ang aking YouTube channel at papindot ako ng like and share. Papindot ako ng notification bell guys. Pag-uusapan natin ngayon, or topic natin ngayon, kung kakasya pa ba ang 610 pesos a day na sahod ng isang empleyado. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo dito sa baba guys. Ayan, comment nyo sa baba para maanuhan ng ating gobyerno kung sasapat ba ang 610 pesos a day. Guys, pera sa akin, kulang to guys, no? Sinong nakaranas na sasahod ka pagpindot mo pa lang, minuto, oras pa lang, parang 20 pesos na lang matitira sa'yo, 100 pesos, 200 pesos. Diba guys, nakakalugmok ang mga ganitong pangyayari sa ating nangyayari dito sa atin. Sa atin lang naman siguro nangyayari yan dito sa Pilipinas. Parang araw-araw mo nang ginagawa. Ligo, pasok, trabaho, parang paulit-ulit na lang. Tapos pag araw ng sweldo, walang matitira. Miski pambili mo ng tsinelas, hindi ka na makabili kasi mismong sahod mo, ibabayad mo lang sa utang. Nakakalungkot guys. Ayun, sana ang mapansin ng ating gobyerno, no? Kung ako sa gobyerno, dapat kahit na hindi nila taasan ang sahod, basta pababae nila ang bilihin. Diba guys? Magkano na ang kilo ng bigas na yan? Ulam pa lang. Pamasahe mo. Budget mo, kung may anak ka pa na papagatas, diaper na, Colgate mo, shampoo mo, sabon mo, load pa. Diba guys? Saan makakarating ang 610 pesos? Pag sumahod ka, yung 610 pesos a day mo, may kaltas pa yon, SSS, pag-ibig, PhilHealth, kung ano-ano kinaltas. Diba guys? Kasapat ba yon? Kulang na kulang talaga. Kung ako sa ating government, sana kahit huwag nila pakialaman nila yung sahod, basta importante pababae nila yung bilihin. Diba guys? Mapataasin nga nila yung sahod, dadalihin naman tayo ng tax. Yun nga yun, yung tax na inaano ng mga negosyante, yun yung ating mga binibili, kung ano-ano, yung mga bigas, sukal, dyan nga yung kukunin ng negosyante. Kaya tumataas yung ating mga bilihin. Wala rin kwenta yung sahod natin. Wala rin matitira. Nakakalungkot guys, no? Sana, kung may comment kayo guys, pa-comment ako dito sa baba. And pa-share na rin ako ng aking video na sana maraming makapansin ito, na parang marami pa rin mahirap dito sa atin. Yun na nga guys, yun din, kinukuha din ng ating mga negosyante. Rumereact sila sa palaki ng sahod. Eh syempre, wala silang magagawa kasi gobyerno yan. Kung naisa batas na, diba? Kaya ngayon, dadalihin naman tayo ng mga negosyante ngayon. Tataasan nila ang mga bilihin at doon nila kukunin yung sahod natin. Eh tinaasan, dadalihin naman nila tayo ngayon sa tax. Diba guys, matalino yung mga yan eh. Nakakalungkot. Ano bang nangyayari sa atin? Tatanda na lang tayong walang asensuhan, diba guys? Ay, nakakalungkot. Bakit kaya ganito? Kung ganito lagi ang mga senaryo sa ating bansa, kahit magka-apo-apuhan tayo, magka-anak-anak tayo, ganun na lang, doon na nag-iikot ang ating mundo. Buti sana kung pinanganak tayong mayaman na paglabas pa lang ng sinapupunan ng iyong nanay, mayaman ka na. Diba guys? Nakakalungkot yung mga ganito pangyayari. Ayun guys, sana magustuhan nyo yung kaunting video ko. Guys, pa-subscribe naman ang aking YouTube channel at pa-comment ako sa baba kung agree ka sa kaunting natutunan mo. Sana may makapansin sa video ko at sana makatulong.